evening mga kasuke. Ako po ay gumagawa na naman ng aking hanap buhay para bukas. Bukas po ay dos piras ng bagong taon. Kailangan natin makakuha ng pambagong taon mga kasuke. Ako po ay inyong saman sa aking paggawa ng paninda para bukas. Kaya nga po pala nakababad sa tubig to, no? Para lumaki ng konti kasi talaga napakaliliit po niya kapag i-deliver sa amin. Napakaliliit. Napakapayat. Kaya kailangan lumubo ng konti para lumaki. Ito po ay araw-araw nating ginagawa, no, para tayo'y kumita. At ito lang po ang tanging hanap buhay. Kaya araw-araw po akong gumagawa nito para sa aking paninda. Ganitong panahon po na napakalamig ng panahon, eh napakamahal po na itong bulaklak na to. Dati po ito ay aming nabibili lang sa halagang 20 pesos ang isang tali. Ngayon po ay nagkakahalaga na po siya ng 40 pesos ang isang tali. Tapos binibili pa po namin ng abaka, katulad nito. Bumibili po ako ng 4 kilo, katulad ng nakasabit na yan. Tsaka na lang po namin siya tinatapos para kami makagawa ng medyo marami at makatipid ng konti. Ilang halaga po niya ni 320 ang isang kilo. Kapag kami po ay gumawa na lang, eh yung isang linggo po namin gagamitin ay nakukuha na namin. Tiyaga lang po. Sanay na po kami dito kasi grade 3 pa lang po ako ay naggagawa na kami ng ganito doon sa tiyahe namin. Kumbaga doon kami natuto sa kanila. Hanggang sa dito kami kumukuha ng aming ibinabaon. Paglabas namin ng eskwelahan pumupunta na kami doon sa tiyahe namin, may pagawaan nito, no. Kahit kumikita lang kami ng 10 piso. Sisimula kami ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Magkano lang po ang bayad sa amin noon? Sa bawat 100 tuhog, 2 piso lang po ang bayad sa amin. Pero ngayon, kami na rin po ang nagagawa. Wala naman akong binabayaran kasi mga anak ko naman ang gumagawa. Kaya nakakatipid na kami ng upa sa nagagawa. Total, mabilis naman kaming magtuhog. Tulad po nito, ang gagawin namin, 1,800 na piraso. Yun na rin po ang pagbebentahan nyo. Kaya lang po, yung dati naming ingreso ng 700, ngayon po, isang tindahan pa lang, nag-iingreso na kami ng halagang 1,300. Dalawang araw lang po namin ititinda nun yan. Tuwing ikalawang araw naman po ang ingreso namin dahil sa guwagwa pa po ito nang gagaling. So sobrang mahal po ng bulaklak ngayon dahil hindi pa po ang lumaki dahil nga malamig ang panahon.
Mahirap lumaki ang mga kamya. Araw-araw na po namin trabaho to, kaya gamay na namin yung aming gagawin. Malamang nito eh, mayayari kami mga last gis na ng gabi. Dahil medyo marami yung kailangan naming yariin. Dahil nangihinayang po ako pagka kulang yung akin dala, eh andun na rin naman ako. Kaya po, hindi baling sumosobra ng konti, wag lang kinukulang. Kasi po, pag may sumobra naman, pwede naman namin benta uli kinabukasan. Ito nga po pala, ipinipitas ko lang dito sa may gilid ng bahay. Meron po akong puno dyan, kaya bawas na po sa puhunan namin to. Dahil ito po ay nabibili namin ng 30 pesos ang isang tumpok sa guwagwa pag panahong meron naman po. Pero pagka panahong wala din, eh tiis lang kami sa puro-puro kamya. Sige po, abang po uli mamaya. Hi, Kiche! Time check, mga kasuke. Alas 8 na ng gabi, pero hindi pa kami nangalahate sa aming tukugin. Siguro po ay mga alas 10 ng gabi kami mayayari nito, no? At meron pang batang nanggugulo doon sa likod. Hindi pa po kami kumakain dahil hindi pa kami nakakaluto. Dahil abala ang mga nanay. Ito po at kami kumakaripa sa paggawa ng bulaklak. Bride? Dito baby oh. Hi. Ayan na po, at may nanggugulo sa ating paggawa ng blak-blak. Ano? Bakit naman tutuog si Lola? Matuso ka ng karayom. Oo, tutuso ka ng karayom ha, kamalikot. Hi ka daw dyan, hi. Huwag kang lumusong dyan sa... Magbibilang po ako ng aming nagawa kung nakakailan na kami. Bilang po nito ay 2. 2, 4, 6, 8, 10. 12. 1-2 pa lang po ang nagagawa. Anong oras na po? 8:20. At meron pa po kaming niyayari. Ayan pa po. Mga alas 10 po malamang yan. Sigurado mayayari na yan. Apurahan na po ang aming paggagawa ng bulaklak. Okay mga kasuke, ako po ay tapos na. Nayari na rin po namin ang aming tuhugin.
Ayan po silang lahat. Ito pa sa kapinta. Yan po ay 1,800 po ang lahat yan. Hindi po siya kasya dito sa aking maliit na cooler. Kaya gagamit po tayo ng mas malaking cooler para sila magkasya. Meron din po akong natirang bulaklak na para naman bukas. Ayan po, at iaayos ko lang dahil alas 10 na po ng gabi. Hinaantok na po ang inyong kasuke. Bye-bye na po. Good morning mga kasuke. Heto na naman po ang inyong kasuke sa umagang ito. Heto po ang aking panindang ginawa kagabi. At may sinama na rin po akong puto. May pa-order po akong kasaba at bibingkang kanin. Wala ang laman na pa yan. Wala pa patay. Ang aking deliver ng puto.